guys! Good afternoon! Ito pang iyong Mom Shilay again. Maliligo kasi ako, kaya basa ako. And habang maliligo ako, meron akong nakitang kaaya-aya sa aking mata. Si tatay, nagpahayag siya ng kanyang saloobin dito sa issue ni Lenzy Lawan tungkol dun sa pagpapaimbestiga ni Franklin, Senator Franklin Drelon sa ating labor dito sa Taiwan. Sabi niya dito, si labor Taiwan ay ipapaimbestiga daw dahil sa ginawa niyang maling hakbang para ang tawag dito, batikusin or kasuhan si o puntahan si Lenzy Lawan sa kanyang bayan, ay sa kanyang bahay. So, hindi niya sinasang-ayunan ang pag-iimbestiga kay Department of Labor ng Taiwan dahil sa ginawa niya. Dahil ang sabi niya, pag nagpa-imbestiga ang Senado o ang Kongreso para sa mga ganitong bagay is million ang magagastos at kukunin yun sa kaba ng bayan. Tunay nga naman na sinabi niya dito na hindi dapat gastusan ng mga ganitong kaliit na issue. Yes, kasi para sa amin, ang katulad ni Lenzy Lawan ay para lang sa mga vlogger. Bakit mo ba iimbestigahan nga ang isang tao? Parang nakakakita na ako ng ano dito, butas eh. Si oposisyon, papaimbestigahan yung tao na gumawa ng tama. So balak na naman to. Tapos gagastos ng milyon. O pag ginastosan ng milyon, nasa bulsa pala nila yon. Hindi pala totoong gastos kasi alam naman nila yung resulta eh. Actually, alam nila yung resulta kung bakit may kailangang kasuhan, kung bakit may kailangang imbestigahan, kung bakit may kailangang kasuhan. Dahil lumabag nga naman siya sa alituntunin ng bansa, di ba? Bakit pa papaimbestigahan tong taong to na gumagawa ng tama? Pero ayaw niyong paimbestigahan at gawa ng kung ano-ano yung taong gumawa ng masama. So baliktad na talaga yung mundo ngayon dahil sa COVID ba yan? Yan ba yung dinulot ng COVID sa atin? Diba? Yung gumagawa ng tama, pilit yung pinaiimbestigahan. Diba? Katulad nila Francis Leo Marcos, katulad ng mga may Duterte ni, kasi okay naman na magreklamo tayo eh, pwede nating i-criticize si Pangulong Duterte in a right way, 'di ba? Pwede nating siyang husgahan in a right way. Hindi yung sasabihin mo, sasampalin mo pa. Tama si tatay talaga eh. Tama yung mga sinabi niya lahat. So, kung hindi kayo, kung anong gusto niyo palabasin na, oh, ito gagawa to ng masama. Parang tuwang-tuwa nga kayo ngayon eh, di ba? Ito gumagawa ng masama, tapos babatikusin ng, yung gagawa ng masama, babatikusin ng mabuti. Pag kinasuhan, si masama pagtatanggol ng lahat para may investigasyon, para may perang lalabas. Di ba? Pero kung may perang lalabas na galing lang, na para lang sa taong to, ay wag niyo na kong ilabas. Okay na yan dito sa Taiwan, nag-aalaga ng matanda habang buhay. Diba? Kasi gagastos ang Pilipinas para sa isang Lenzy Lawan? Wow! What a freak, diba? itong taong to, pag aaksayahan ng kaban ng bayan? Wow, talaga! Ibig sabihin, modus nyo to. Diba? Sabi nga nila, tuta to ni migrante na itong si migrante, syempre may tao-tao sila. So pagdating ng araw na hindi ka na nila papakinabangan at hindi ka na nila trending, babasura ka na nila. Diba? Iiwan ka na nila sa ere katulad ng mga nagawa dati. Alam mo, ang totoo yung sinabi ni tatay na
ang Department of Labor dito para magtanggol sa atin. Hindi dapat para magtanggol kung tayo ang inaapi. Hindi para magtanggol kung tayo ang nang-aapi. Diba? Tama. Very well said. Bakit nang-aapi ka na ipagtatanggol ka pa? Konsentidor na magulang lang ang merong ganun. Dahil mahal nila yung anak nila. Diba? Sa bagay, mga konsentidor kayo kasi nagkakapera kayo dyan. Ngayon, iimbestigahan? Parang for what? Para magkaroon kayo ng pera? Diba? Milyon? Kaba na naman ng bayan? Yung kaba ng bayan na yan, nagagamitin sa investigasyon dyan laban sa dollar representative na yan. Bakit hindi niya ipili ng sardinas? Para hindi lang hihimutok silang silawan na wala silang ano, wala silang ayuda. Diba? Nakakainit kayo ng ulo. Tapos yung sabi niya, sabi ni tatay dito. Nakita ko lang to sa Facebook eh. Di dapat pala, dapat paimbestigahan din yung mga natutulog sa Senado. Wala ko pa kailang doon. Di kita babatikusin. Senator Trilon, ang binabatikos ko lang dito is si Helen Silawan na kailangan pang gastusan sa isang taong ganyan lang kailangan pang gastusan. Diba? Yun lang. Talagang pag aaksayahan nyo ng panahon na pagtanggol na gastusan kasi pagtatanggol nyo talagang kitang kita na itong issue na to is planado. Imagine nyo, naplano nyo pa yun sa kabila ng COVID? Dapat ka pinaplano nyo kung paano pakainin yung buong mundo. Diba? Ganun. Nakakairita lang yung mga ganun. Kinwestiyon dati ni Len Silawan sa isang video niya si Pangulong Duterte kung ilang linggo niya pinlano o pinag-isipan to yung nangyayari sa quarantine. E kayo ba? Ilang linggo niyo to pinag-isipan? Gusto niyo lang yung parating may issue DDS versus Dilawan? Mga ganun. Di ba? Hindi na lang kayo manahimik. Sana okay lang kumita ng pera, okay lang maging bayaran in a right way. Yun yung bagay na gusto ka ng tao. Hindi yung, Diyos ko, baka nasa eroplano ka pa lang, yung katabi mo sa eroplano ay sinusumpa ka na dahil nakilala ka. Diba? Baka magpa-picture pa sa'yo yun. Kaya, ilang linggo nyo ba yan pinag-isipan? Wala na bang bago? Kasi nalalaos na eh. Naghahanap na rin kami ng issue about you. Hindi na siya masyadong matunog kasi hindi ka na uwi. Diba? Hindi na tuloy yung pagpapauwi sa'yo. So, pero, ang update dito, hindi ka man mapauwi ngayon, pero may hinaharap ka na kaso sa Pilipinas. Baka nasa immigration ka pa lang, nakaposas ka na. Mga ganun yung sinasabi nila sa Facebook eh. I'm not sure, baka sabihin mo, ako na nagsasabi, diba? Pero, lahat naman ng mga sinasabi ko at sinasabi ng ibang vlogger, nire-relay nila sa makatotohanan na post ng ganito na nakakaalam talaga, nakakakilala at malalapit sa'yo. So, mas okay nga yun, nalalaman namin kaysa sa balita na masyado nang huli. Mas okay na nga yung mga vlogger ngayon magbalita eh. May mga katotohanan pa kasi nakikita sa TV. Diba? And then, yung sinabi na pag-iimbestiga, huwag ka na imbestigahan. Aksaya ka lang. Akala niyo panalo kayo dun? Kung ako, kayo ba? Papayag ba kayo na imbestigahan pa si Dolly Representative da dyan? Diba hindi na? Malinaw na sa amin. Malinaw na sa amin na may kalahating katangahan talagang nangyayari. Diba? Diyan ka na lang sa bahay mo. Kikita ka man ng 17,000 plus yung pagbablog. Mag-vlog ka pa para mas lalong dumami. No? Alisin mo na yung, ibahin mo naman yung topic para mas maganda-ganda. Huwag naman yung puro yung lata ng sardinas at saka yung
level ng sardinas kasi sa tingin ko marami na yon. May iba naman. Tapos huwag mo nang sasabihin na ang laban mo para sa Pilipino. Never mind. Hindi namin kailangan ng laban ng isang katulad mo para sa amin. Kasi lalo na ng mga OFW, hindi kailangan ng laban mo. Kasi alam namin kung paano namin pakainin ang pamilya namin sa Pilipinas nang walang sinasabing ibang bagay. 'Di ba? Nang hindi nakakasira ng ibang tao, na hindi nagmumura ng mga matataas na tao. Tayo sana kung magmumurahan, kung gusto mong magburahan, kung gusto mong may kaaway, kung gusto mong may ano, yung kapwa mo na lang, yung ka-level ng utak mo, yung ka-level ng kung anong level meron ka. Huwag na yung tumataas ka masyado sa pangulo. Baka mamaya ang susunod mong ang New Testament na sa sobrang taas ng pangarap mo. 'Di ba? Yung pagiging tuta ng isang grupo, ay, ang tuta nga lumalaki eh. Ibig sabihin, nagiging aso. Ang tuta, hindi habang buhay tuta. So, ibig sabihin, hindi ka habang buhay na tuta. Di ba? Ang masakit lang doon, habang buhay yung nakatanim sa utak ng mga tao kung ano yung ginawa mo. Di ba? Kaya talagang bayani ka. Kasi habang buhay, si Rizal nga, habang buhay na nasa utak namin, di ba? Malay mo, pag-aralan ka rin sa mga school. Di ba? Yun naman yung mga gusto niya, yung mga napapansin ng sobra. Diba? Para, yun lang, yun lang yun sa akin. Huwag nang paimbestigahan. Kayo ba? Kailangan pa bang paimbestigahan si Dolly Representative? May nagawa ba siyang mali? Diba? Kaya kami, sa amin mga Pro Duterte, wala siyang walang nagawang mali. Tama yung ginagawa niya. At ginagawa niya yung trabaho niya. Diba? Tama yung ginawa niya. Hindi yung kayo. Mali na nga. Pilit nyo pang tinatama. Mga attorney nga kayo. Yun, tama yung sinabi ni kuya, ni tatay. Kung gusto mo, kung masyado kang ano sa politiko, sa mga politiko, masyado mong kini-criticize, umuwi ka ng Pilipinas, tumakbo ka. 'Di ba? Tumakbo ka sa Kongreso, tignan natin kung may mapupulot kang tawag dito, boto, no? So 'yun lang guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye.